Hallelujah, praise the Lord. God be so bad. Preacher, but being opinion. Hallelujah. Let us pray for the anointing, the holy message of salvation. My beloved brothers and sisters, let us pray. There is Heavenly Father, our great God, Savior Jesus Christ. Through the first prayer of the holy beloved and honorable pastor, evangelist, who will be Iameda. We thank you so much for anointing to be part of our service tonight, and above all for moving in our midst, for blessing us with your sweet Holy Spirit. Once again, we come unto the throne of grace, visit you, O Lord, to please anoint your holy message of salvation. And when thy humble servants, O Lord, for I cannot do anything by myself, touch the hearts of beloved brethren and open their standing to the truth. Bless them, O Lord. Help me bring forth your holy message with love and power. Anoint thy word, O Lord, and abend the power of darkness, demons, and belief. Kasut in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan mo natin ang pinakamahal na Jesus. Praise the Lord. We give all the glory, honor, thanksgiving, and mighty to the King of Kings and the Lord of Lords, our Almighty, there is Jesus. We give honor to our dearly beloved and our pastor, evangelist, who will be Almeida in time for our loving God. A blessed good evening po, mahal pastor, and the beloved may our children and their loved ones. And we always remember our dearly beloved and honorable stand pastor, Lina, si Almeida. Her blessed memories and teaching will be parts of our lives forever. Ganun din po sa inyong mahal, beloved brothers and sisters, sa mga beloved webcast viewers, a blessed good evening at happy birthday sa lahat po sa bit sa buwan ng January. Patuloy na pagpapala sa material, financial, physical, higit na pagpapala po sa spiritual at happy birthday, beloved sister, princess, Alarcon, happy birthday. Patuloy na pagpapala sa espiritual at patuloy gagamitin sa banal na gawain ng pinakamalapensos. At welcome, beloved Brother Libby, and beloved Sister Almira, and beloved kids. Maraming salamat sa pinakamalapensos na karating kayong maluluhati sa gabay at pag-iingat ng pinakamalapensos. Yeah, praise the Lord. Ang ating topic ngayon, pamamagatan natin ang kinauukulan ng kapakinabangang o mahalagang panahon. Ang kinauukulan ng kapakinabangang o mahalagang panahon. Kindly po pakihanda sa Ecclesiastes chapter 2 verse 10. Kindly pakihanda po sa mga Bible readers. Minsan lamang tayo nabubuhay sa sanlibutan. Dahil sa katotohanan ito, nagkaroon ng iba't ibang pananaw ang tao kung paano natin gagamitin ang ating buhay, partikular ang ating lakas, talino at panahon. Ang malagang panahon, lakas at talino ay ginugugol natin sa iba't ibang bagay, partikular sa mga bagay na iari nating mahalaga sa ating buhay. Mayroong ilan na ang panahon at lakas ay inuukol sa kanilang mahal sa buhay. Pinipilit nila matugunan ang pangangailangan ng kanilang mahal sa buhay sa lahat ng halos na aspeto. Mayroon naman ang panahon at lakas ay ginagamit para parang bigyan kasiyahan ng ating sarili. Gaya ng pahayag ni Haring Solomon. Kindly po pakibasa po sa Bible readers, Ecclesiastes chapter 2 verse 10. From the book of Ecclesiastes chapter 2 verse 10. And whatsoever mine eyes desired, I kept not from them. I withheld not my heart from any joy. For my heart rejoiced in all my labor, and this was my portion of all my labor. Amen. Amen. Sa Tagalog po, Ecclesiastes 2:10. At anumang ninanasa ng aking mga kamay, eh hindi ko ipinagkait. Hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kagalakan, sapagkat nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain. At ito ang aking bahagi na mula sa lahat kong gawain. Amen. God bless you po sa mga Bible readers, pagkabasa sa pansalita ng pinakamahal na Jesus. Kaya naman maraming tao ang nagumon sa kalayawan at bisyo
na kalaunan ay humantong sa paggawa ng kasalanan. Sa paghahangad nating bigyang kasiyahan ang ating sarili, ay hindi natin nagawang pigilin ang paggawa ng kamalian sa harapan ng pinakamahal na Panginoon. Nagsimula lamang ang lahat ng ito sa simpleng dahilan, ang bigyang kasiyahan ng sarili. Sa ngayon, abala ang marami sa pagbibigay lugod sa sarili at sa kapwa. Pinasasaya natin ang ating puso, mata at panlasa sa pamamagitan ng pagtikim sa mga bagay na narito sa lupa. Ang ilan ay nag-eksperimento kung saan sila makadama ng kasiyahan at kapag di nasiyahan sa isang bagay, ay hinahanap naman ang kasiyahan sa iba. Lahat ng ito ay ginagawa natin sa ating sarili. Lahat magsabing Amen. Lahat magsabing Praise the Lord. Palakpakan muna natin ang pinakamahal na Panginoon. From the book of Ecclesiastes chapter 11 verse 7. Truly the light is a sweet and a pleasant thing it is for the eyes to behold the sun. Tunay ang liwanag ay mainam at masayang bagay sa mga mata nagsitingin sa araw. Kung ano ang pinakamalaga sa atin, doon tayo madalas masusumpungan. Alat magsabing praise the Lord. Alat magsabing Amen. Palakpakan muna natin ang pinakamahal na Panginoon. God bless you po, Imahal. Gaya ng pahayag ng pinakamamahal na Panginoon. From the book of Matthew, chapter 6, verse 21. For where your treasure is, there will your heart be also. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. Kung ano ang inaring yaman natin, naroon lagi ang ating isip, puso, lakas at panahon. Subalit hindi lahat ng inaring yaman natin ay marapat sa paningin ng pinakamamahal na Panginoon at paglilingkod. Ang gantong uri ng pagpapahalaga ay hindi nagiging karapat-dapat sa pinakamamahal na Panginoon. Kung mayroon pang bagay na mahigit pa sa pinakamamahal na Panginoon na ating ginagawa, hindi karapat-dapat ang ating paglilingkod sapagkat hindi tayo pwede maglingkod sa dalawang Panginoon. Kapupuutan natin ang isa, mamahalin natin ang isa. Kaya hindi po tayo pwedeng maglingkod sa dalawang mga bagay sa sanlibutan. Ang pinakamahalaga sa atin sa panahong ito, ang paglilingkod sa pinakamahal na Panginoon. Bibigyan natin halaga ang ating pagkakatipon sa tuwing may panambahan tayo sapagkat malapit na ang pagbabalik ng pinakamamahal na Panginoon na tayo masusumpungan niya at makakasama sa piling sa buhay na walang hanggan. Palakpakan muna natin ang pinakamahal na Panginoon. God bless you po, Imahal. Kung mayroong mang dakilang halimbawa sa pag-uukol ng kapakinabangang o mahalagang panahon, ito ay walang iba kundi ang iniwang halimbawa ng pinakamamahal na Panginoon. Nag-iwan ng halimbawa sa atin upang ating sundan. Kaya lipo pakibasa from the book of 1 Peter chapter 2 verse 21. 1 Peter chapter 2 verse 21. For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow his steps. Amen. 1 Pedro 2:21. Sapagkat sa ganitong bagay tayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Amen. Palakpakan muna natin ang pinakamahal na Panginoon. Lahat po magsabing praise the Lord. God bless you po, Imahal. God bless you po sa mga Bible readers sa pagbasa sa pansalita ng pinakamahal na Panginoon. Sa pagkakatawang tao ng pinakamahal na Panginoon, ipinakita niya sa atin ang buhay ay nararapat nating gugulin sa iba yung pagtalima sa kanyang kalooban. At sa pamamagitan ng pagtalima o pagsunod, nabibigyan natin ng kaluguran at kapurihan ang pinakamahal na Panginoon. Lahat magsabing Amen. God bless you po, Imahal. Pinakamahalaga sa atin makapagbibigay kaluguran sa pinakamahal na Panginoon. Hindi lamang sa ating sarili at sa ating mahal sa buhay.
Kaya nga, samantalang mayroon tayong pagkakataon, samantalang tayo mayroong buhay at lakas, gugulin natin ang pinakamalagang panahon sa ating buhay at sa pagbibigay kasiyahan, sa paglilingkod sa pinakamahal na Panginoon. Palakpakan muna natin ang pinakamahal na Panginoon. God bless you po, eh, mahal. Ito ang layunin at dahilan kung bakit tayo nilikha. Gaya ng sinabi sa banal na kasulatan. Kindly po, pakibasa from the book of Galatians chapter 6, verse 10. From the book of Galatians chapter 6, verse 10. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Amen. Amen. Sa Tagalog po, mga taga-Galacia, sa SGs. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Amen. At lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Amen. Palakpakan muna natin ang pinakamahal na Panginoon. Ang lahat po magsabing amen. God bless you po, amen. God bless you po sa mga Bible readers, pagkabasa sa pansalita ng pinakamamahal na Panginoon. Gamitin natin ang buhay sa tunay na layuning ito. Hindi sa paraan ng gusto lamang natin, kundi sa paraan na ayon sa kalooban mismo ng pinakamahal na Panginoon na lumikha sa atin. Alat magsabing amen. God bless you po, mahal. Ipakita natin sa pinakamamahal na Panginoon na ang ating kaligayahan ay hindi sa mga bagay na sanlibutan o sa material na bagay. Palakpakan muna natin ang pinakamahal na Panginoon. God bless you po, mahal. Kundi sa mga bagay na makapagbibigay kaluguran sa pinakamahal na Panginoon. Sinabi sa banal na kasulatan, kindly po, from the book of Psalms chapter 37, verse 4 up to 6. Ito na po ang huling verses po natin, may mahal. Maghanda po ang ating instrumentalist at mga awit. From the book of Psalms chapter 37, verse 4 to 6. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Amen. Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass, and He shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. Amen. Amen. Tagalog po, mga awit 37:4 hanggang 6. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan kanya ng nasa ng iyong puso. Amen. 5. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa kanya at kanyang papangyarihin. Amen. 6. At kanyang palalabasing gaya ng liwanag ang iyong katuwiran at ang iyong kahatulan ay gaya ng katanghaliang tapat. Amen. Palakpakan muna natin ang pinakamahal na Panginoon. Lahat po magsabing praise the Lord. Lahat magsabing amen. God bless you po, mahal. Dito po, mas sa panahong tayo naglilingkod sa pinakamahal na Panginoon, magpakaligaya po tayo, sundin ang kanyang kalooban o kanyang palatuntunin sapagkat ibibigay ng pinakamahal na Panginoon ang nasa ng ating mga puso. Kung ano man ang gusto natin ibibigay ng pinakamahal na Panginoon, alinsunod sa kanyang kalooban. Hindi po ang ating kalooban ang masunod, kundi ang pinakamahal na Panginoon habang panahon maglilingkod tayo. Para pakinabangan natin ang ating paglilingkod, darating ang araw, darating ang panahon, tayo rin din po ang makikinabang sa malagang panahon sa ating paglilingkod sa pinakamahal na Panginoon. God bless you po, mahal. Dito na po nagtatapos ng ating pag-aaral sa pansalita ng pinakamahal na Panginoon. Bago natin siya panalangin natin pangailangan, handugan muna natin siya isang awitin, gintong panahon. Yan ang ating ialay. Yan ang ating ihandog sa pinakamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Sabi
sa'yo lagi. Pagsambahay, mananatili, at sa'yo lumalati sa bawat oras at sandali ay susunod sa'yo lagi ang salita mo. Manatili sa puso, maghahari, ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon, iaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging gintong panahon. Sa bawat oras at sandali magpupuri sa'yo lagi. Pagsambay, mananatili, at sa'yo ang walhati sa bawat oras at sandali. Sundin ang kalooban mo sa habang panahon, iaalay maging buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging gintong panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon, iaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay gintong panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon, iaalay maging buhay sa'yo, Panginoon, upang bawat sandali ay maging gintong panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo habang panahon, iaalay magbuhay sa'yo, Panginoon, upang bawat sandali ay maging gintong
panahon. Ako'y maglilingkod sa iyo, Panginoon. Sundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay aking buhay sa iyo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay higing itong panahon. Iyay aglilikod sa iyo, Panginoon, susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging buhay sa'yo, Panginoon, ang bawat sandali ay maging ginto para haleluya. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon, susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay aking buhay sa iyo, Panginoon, sa bawat sandali ay magiging itong panahon. Upang ang bawat sandali ay magiging itong panahon. Maging ginto panahon.